Mula ulo hanggang paa, from her hairstyle to her outfits, talagang makikilala na natin siya. Ang Filipino drag queen impersonator ng sikat na American singer-songwriter na si Taylor Swift. Gaya ng kanyang idol, nagkaroon rin siya ng iba't ibang Errors Tour. Hindi lang sa Pinas, kundi sa ibang bansa. At ngayong umaga, we are enchanted to finally meet her dito sa MB Taylor Sheesh! Heto na ang ating international artist na bisita! Please welcome sa magandang buhay, Taylor Sheesh! Ay! Grabe naman yung grabe. Very international. Ay! Welcome sa magandang buhay, Taylor Sheesh! Grabe, it's such an honor for us to have you here. At buti naman you're not so busy with your Eras Tour. Buti nga eh. Buti nga naisingit ko, you know. Diba? Bumati ka muna sa mga fans. Hello sa aking mga fans. Diyan lang kayo. At saka Tagalog si Taylor ngayon. Yes. May subtitle yan sa baba. Hello po. Magandang buhay everyone. Mga momshies. Hey. Pero alam mo ba, Taylor Sheesh, meet naman ang aming Taylor Sweep. Oh. Yan o. Bawal talaga siyang umalma dahil may pruweba kami. Ayan, napakalaking picture. Hoy, bakit yun na? Sinabi mo sa sarili mo yan eh. Kaya sinabi ko kasi dati, no, bakit kayo pumunta sa Singapore and dito naman sa Philippines si Taylor Swift? Yung talagang nagwawalis. But then again, mas maganda si Taylor Sheesh. True. Iba rin. Live na live. Pero ang ganda mo dyan. Kaya ang nga, ganda bakit ka dyan, Momshi? Alam mo, char-char lang yan. Tarang grabe yung si Edit. Grabe si Edit dyan. Talagang nagpakitang gila si Edit dyan. Oh, si Star Magic Catalog kasi ito, Star Magic Catalog. Kaya talagang gumanda ako dyan. Pero wag nating kuan, walang catalog-catalog ngayon kasi ngayon natin, very famous Taylor Sheesh. Correct. Sheesh. Super. Parang nagbibinata yung boses ni Taylor Sheesh ngayon. Kasi ano siya, puyat. Puyat. Pag puyat bumababa. Oo. Dahil ano yan, Eras Tour. Correct. Binor muna ang Pampanga, Pangasinan. Ayan. Grabe. Pero Taylor, pwede mo ba, sa tingin mo, pwede kayo magsama sa tour ni Taylor Swift? Pwede, pag hindi ako available, siya yung kapalitan. Ay, ganon, double-double. It's such an honor talaga. Oh. Ano, Eras, parang pa-Eras, alam mo, Tilas, ano, Tilas yung bakate. Parang pag ano, no? Tilas Tour. Pero ma'am si Joss, yes, hindi ano? Kami Eras Tour. Kami is Errors Tour. Ay. Ang saya ng mga writer na ginawa to. Yung binubuli namin yung mga sarili namin. The best ka talaga, Audrey, ha? Because grabe naman kasi yung error sa buhay. Hindi ka pa talaga tumigil. Binasa ko pa ulit. The best. Oy, pero nakakatuwa kasi may mga ganito-ganito na mga... Anong dyan? Nagkukuan ba? Ang tawag dyan? Ano? Impersonate. Anong kuan? Nag-impersonate ang mga favorite idol natin. Eh, ang tanong natin, paano nga ba nagsimula at sino ba talaga si Mac Coronel na nag-impersonate ng Taylor Swift? So, nagsimula po Mac siya nung ano eh, pagkagising, charing. Ano po, fan ako ni Taylor Swift since 2009. 50s ka? Yes, 50. Dahil sa kanta niyang 15, so nakarelate ako doon kasi may crush ako nung dati ng third year high school. Aww. Ayun. Hello kay Ray Marchanes. Charing nga ka! Hindi, aware naman siya. Nagkita kami last year. So, ikaw yung ganyan-ganyan. So, carry lang yun. Oy, yeah. Tapos after nun, parang naka-relate ako sa mga kanta niya and everything. Kasi nga, di ba, high school time, white mga... White horse. Yes, okay. White horse. Ang sinabing white horse, sa akin nakatingin. Marami naman si Marshy. Hindi naman yung kanta kasi niya. Ayun, maganda nga yung white horse. Yes, ayun. After nun, pumunta ako sa nightclub sa BGC. Pumunta kami doon for fun lang, ganyan-ganyan. Tapos parang may lip-sync battle na nangyari. So, doon ko nakalaban si Lavinia, si ibang drag race queens from the Philippines. Tapos, hindi ko in-expect na ako yung mananalo that night. Then, parang pinag-audition ako ng manager doon na you want to mag-show ka every Friday, Saturday. So, ayun. Doon na pinanganak. Yeah. Si Taylor. Yes. Yun. Pero bago yung drag queen era mo, bago mo yun ginawa lahat,
ano muna yung trabaho mo bago mo na-discover na pwede ka mag-drag? At ngayon ay isang tailor sheesh. Actually, ano po, yung sumasali pa ako sa mga search. Sa search? Opo, and rescue operation. Challenge lang. Iba pala. Challenge lang. Ano po ako, nag-work po ako sa BPO industry. So, my call center. Yes, call center. So, ayun. Tapos parang wala po talaga sa wish ko na magiging drag performer ako kasi parang ang pangarap ko po talaga is maging flight attendant. So maganda kang magsalita, straight English pag may tumawag sa'yo. Sakto lang, pero gantong boses parang. Parang minamodulate. Kunwari, ano yung problema? Problema ka. Sabi ko kunwari na, sa bangko, may reklamo ka sa bangko. Sa credit card mo. Oo, may ano, na-hack. Okay. Na-hack. Parang manok naman. Tululu. This is Sam. How may I help you today? Hello, Sam. Hello, Sam. Yeah, hello. May I ask you what's your name, please? This is, your name is... This is Melby. Sam Melby. This is Melby. I have a problem. May I ask what's your problem, ma'am? My problem is the money. Because my credit card is overloaded. What kind of a problem is... Di ba minsan nagagalit yung mga... It's mega! Ah, galon. Tapos after nun, papakalmahin mo. Bigyan mo tubig. Kautop na pito na. Face to face kasi wala nag-uusap. Face to face pala yung BPO mo. Yeah, charing lang. Paano siya? Papakalmahin mo lang siya. Then, bigyan mo lang maraming solutions. Ganon. Pero nakakandil mo talaga with care yung mga ganon. Yes, ganon. No choice. Kasi ilang everyday. Years ka nag-co-co-co? Nag-start ako mag-work 2013. Yeah, or 2014. Tapos, napagsabay ko siya yung drug then around 2016 or 17. Wow! Yes. Ang galing mo naman. Pero anong makati sa tuhod mo? Kasi ganun ka nang ganun. Hindi, wala lang na-satisfy lang ako kawa. Pero nakakababaan. Pero ito, bakit ganito ka talaga mag-porsige, Mac? Dahil talagang ikaw ay panganay kay Sam Shiraj at Ma'am si Jules. Talagang bang gusto mo talaga na maingat ang pamilya mo? Yes, kahit sino naman talaga. As a breadwinner, minsan gusto ko lang maging winner lang. Yes, ganun. Parang kailangan tulong-tulong kasi tinulungan ka din nila. So parang giveaway mo na rin sa kanila na iangat din sila. Diba? Parang ayokong may naiiwan, ganon. So, kailangan magsipag talaga kasi kung hindi ka magsisipag, so paano natin mararating tong mga gantong anek-anek, diba? So, sobrang sipag mo. Alam mo, parang talagang naging winner ka sa pag-angat para sa iyong family, yung love mo para sa family, tapos yung pagpuprosigi mo sa pagpapasaya ng mga tao, diba? Pero ito, bilang Taylor, eto nga, nakakaabot ka na talaga dun sa mga... nakakaabot ka na sa iba't ibang talagang mga probinsya. Kumbaga, kilala ka na nila. Yes. So, ano yung feeling na kilala ka na ng marami? Hindi ka na nasa likod kasi yung call center, di ba parang boses lang. Ito, ikaw na talaga. Yung mukha ko. Actually, parang weird pa rin po na parang nakaka-overwhelm. Parang lalabas ka lang, kilala ka na kahit without makeup. Yung parang, uy, di ba ikaw si Sige ko na lang. Ayun, parang nakaka-overwhelm. Parang, ganito pala feeling. Ganon. Susunod ka, magyayabang na. Pakumbaba ka muna ngayon. Diba? Ganon. Parang sobrang saya kasi grateful ako, especially sa mga Swifties na with them talaga. Kaya nagkaroon ng mga international na recognition, mga ganon. Tsaka kahit dito, dinudumog yung mga shows niya. Yes, sa mga mall shows talaga. Sa Caloca. Yes. Pero this year, ano yung mga plans mo? Lilibot ka ba ng bansa? Ayan o, tignan nyo. Hindi ako yan. Nang iba't iba pang lugar, dun sa mga lugar na madami talagang Swifties na gusto ka makita. Actually, tuloy-tuloy pa rin naman po lahat. Like, parang si Taylor, hindi pa rin siya tumitigil. So, hindi pa rin daw siya titigil. Ako rin. So, ganon. Kahit napapagod na, pero masaya pa rin naman. So, ayun yung iniisip namin kahit nakakapagod siya. Yung saya na naibibigay namin tsaka yung nararamdaman namin. Yeah. Walang titigil sa inyong dalawa. Yes, walang susuko. Matira matibay sa amin ni Taylor. Sinong mas angat, sinong mas sikat. Ganang levels. Ewan ko na lang, baka maiyak. Baka ikaw front act. Sana nga eh. Baka siya. Tsaka, baliktad. Baka ikaw na lang, Ma'am Shimels. Hindi kaya, ano kaya sa tingin mo ang reaction ni Taylor Swift? Pag makilala niya ang Philippines Taylor Swift, talagang maiiyak ba siya o mabubwisit siya? Parang mabubwisit.
No, I think she'd be happy. She'd be happy. Yeah, kasi super. Si Taylor kasi love niya yung mga fans niya. Yes. Diba,